Tignan mo nga naman, ano? Dati-dati, suklam na suklam ka dyan sa tao na yan. Ngayon, boyfriend mo na. Parang totoo yung kasabihan na, the more you hate, the more you love. Diba? Ikaw talaga, Mami. Naasar mo pa ako. Ano ko ba? Pagkakatuon ko na to. Diba? Ngayon ko lang nagka-boyfriend. Ako yata lagi yung asar-talo dyan pag nagde-date. Sigurado ka naman dyan sa Lance na yan. Palagay mo, yan na yung soulmate mo. Alam mo, Mami, ako rin naman eh. Hindi ako kumbinsido sa mga soulmate na yan. Pero kasi, nung isa-isang tinutupad ni Lance yung mga signs na linilista ko, yun, nag-convert ako. And yes, feeling ko, siya talaga yung soulmate ko. Oh, kung malikot. Lance, kailan mo ba sabihin kay Melody ang totoo? Ano po totoo? Hello! Na ikaw si Captain Boom, diba? Ano talaga si Lolo? Kakapanood niyo po yan ng TV eh. Pero alam mo, La, medyo malabo na ito mangyari yun eh. Bakit naman? Eh kasi Lola, pag nalaman ni Melody ang totoo, siguradong magagalit yun. Kaya sabihin niya, ginawit mo si Captain Boom para malaman mo yung mga gusto niya sa isang lalaki. O isipin nun, pinaglaruan mo siya. Oo nga ba, tama ka dyan. Oo, at saka, tinan mo ah, pag nalaman niya na ikaw si Kapitan Boom, tapos napunta ka sa isang labanan, siyempre mahal na mahal ka nun. Susugo din siya. Madadamay si Melody. Natamaan ng ligaw na bala. Patay. Ikaw talaga, oh, ukulo. Kung anong pinagsasabi mo dyan. Ang point ko lang naman eh, what you don't know won't kill you. Ooh. Kaya huwag mo ipalam kay Melody para di siya mamatay. Ikaw talaga. Lance, trust should be the main foundation in any relationship. At ang pagtitiwala, madali ang makuha. Pero pag nawala yan, mahirap nang bumalik. Oo nga, Lolo. Tama ka dyan. Hindi ako dapat maglihim kay Melody. Kailangan sabihin ko sa kanya ang totoo dahil mahal ko siya. Pero mag-iipon muna ako ng lakas na loob. Makakyapit! Oh. Okay, doon na tayo. Dito na lang tayo. Tara. Tara. Tsaka pala, Melody, may bibigay ako sa'yo. Tatay ko gumawa niyan. Kung bata pa ako, bago kami matulog, yan na binabasa niya sa akin. The Adventures of Mr. Statin. Yan yun. Talaga? Di ba, engineer yung daddy mo? O ba't siya nakagawa ng ganito? Nihilig niya. Tsaka, sabi niya sa amin, kung di sana siya nakakuha ng scholarship sa engineering, siguro, fine arts yung puri niya. Teka lang. Alam mo, may kawig to eh. O, tingnan mo. Di ba, kawig ng costume ni Kapitan Boom. Talaga? Ewan. Yeah. Baka nagkataon lang yan. Nung huli kami nagkita ni tatay, naako siya sa akin na gagawin niya yung next issue ng Mr. Static. Kaya lang, hindi na siya nakabalik. Nasabugan siya nung nagkaroon ng aksidente sa kumpanya nila. Tapos, nito lang, nakilala ko yung may-ari ng kumpanya, si Tito Hector. Binigay niya sa akin yan. Naiwan daw ni tatay sa kanya. Ito yung pinangako niyo sa yung issue? Mm-hmm. Melody, gusto ko sana ibigay sa'yo yan. Naku, Lance, alam ko mahalaga sa'yo to. Hindi ko matatanggap yan. Melody, mahirap lang kami. Kung may tatawag mo na akong kayamanan, ito yun, mga alaala ni tatay. Tsaka, gusto ko sana
i-share sa'yo kung ano yung pinakamahalagang bagay sa akin. Kaya, please, Melody, tanggapin na. Salamat. Promise, Lance. Iingatan ko to. Ang sirain yung pagtitiwala niya sa akin. Pero habang hindi ko sinasabi sa kanya yung totoo, sinisira ko na yung pagtitiwala niya. Kung ano, dude? Imagine mo, pag sinabi mo kay Melody yung totoo, magalit din siya sa'yo. Ang komplikado na sitwasyon mo, dude. Damn if you do, damn if you did. Kaya nga, bay. Kaya anong gagawin ko? Dude, relax ka lang. Isa lang ang paraan dyan. Ano? Maghintay ka ng tamang pagkakataon. Tamang pagkakataon? Paano? Kailan? Ewan ko. Kaya maintain mo eh. Taray. Bay, ayoko na talagang maglihim sa kanya. Kailangan sabihin ko na sa kanya yung totoo. Sa lalong madaling panahon. Dude, hindi ko akalain. Ano yun? Nasa panahon ngayon, meron pang gumagamit ng... Sa lalong madaling panahon! Bay, wala kang napipick up sa police monitor? Wala, dude. Tahimik na tahimik. Yung mga Hapon, wala kang narinig na bagong panggugulo nila? Ay. Pero paminsan-minsan narinig ko dito sa radyo na hinahanap sila ng mga polis. Grabe yung mga yun, no? Bigla na lang sila naglaho. Parang may anomalya dito, dude. Eh, bakit, bay? Isipin mo, ah. Kung ikaw baliw, siyempre dapat nababalitaan man lang natin na nanggugulo sila. Kaso wala. Tsaka ba't ang dami naman nila? Sa sila kumuha ng costume? Eh, ano galing naman sila sa mental hospital? At tsaka bakit naman itong mga naglalabasang baliw, eh, puros mga historical figures? Sa bagay, may katwiran ka dyan. At tsaka, yung mga Hapon na sumugod doon sa school? Parang Hapon talaga yung salita, eh. Alam mo, may teorya ako dyan, dude, eh. Yung grupo ng mga Hapon na yon, galing talaga sila ng World War II. Tapos, may Napoyako at Manzailan. Eh, galing talaga noong 1521. At nakarating sila dito sa pamamagitan ng time machine. Time machine? Bay, paano nangyari yun? May ganun ba? Ikaw naman, dudututo ka. Joke lang yun. Napanood ko lang yun sa sine. Ako naman ang hindi magpakali. Buti pa, bay, puntahan ko yung presinto. Aalamin ko kung saan mental hospital dinala sina Labo-Labo at Magellan. Baka sa hospital meron silang magandang explanation. Sige, dude. At pakitanong na nga rin dyan sa hospital na yan kung sa kaila ba talaga galing yung mga... yung grupo ng mga sundalong Hapon na yan. At kung sa kanila man, pakisabi sa kanila na wala silang silbi. Lola? Anong ginagawa niyo dito? Hindi kasi ako mapakali. Talagang si Ichiro yung nakita ko. Kaya napunta ko dito mag-inquire ko kung nahuli yung grupo ng mga Hapon. Anong sabi? Hindi pa daw eh. Ikaw, ba't nandito ka? Pareha tayo ng pakay. Sige, Lola. Ihahatid na kita. Ha? Astig din talaga itong si Lola Gretch, no, dude? Umunta talaga ng presinto para ipagtanong si Ichiro? Hindi ko na nga sinabi kay Lola, ang bala ko, napuntahan ang mental hospital na to. Baka kung anong malaman ko, lalong magugulo ang isip nun. Nandito na pala ako, bay, sa Rehedor Street. Pegasus Hardware? Since 1975? Hello, hello mga classmates! Yes, eto na yung classmate na si Melody. Cause it will only take one DJ to make his stay. And that's me, Melody, all the way! So, kinonfirm ko yung address. Yung alaga.
ospital. Ipatanging hardware. Kinabusan po nga yung may-ari. 1975 pa raw nung nakatayo na yung hardware niya. At wala siyang alam tungkol sa mental hospital na yun. Ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, sino na yung kumuha kay Lamo at Magella? Niloko nila ang lahat. Mga media, mga police, lahat. Kinidak nila si Lamo at Magella. Dude, malaking misteryo to. Kailangan natin ito imbestigahan. Pero, sasabihin mo ba kay Lola Gretch? Hindi ko nga alam ba eh. Siguro pag may linaw na. At eto, dumako na tayo sa isang part ng ating programa. Alam nyo ba, mga classmates, ha? Live interview! May interview natin ng live si Kapitan Boom! Yes! Pero siyempre, may problema. Kasi nga, hindi ko naman alam kung paano kukontakin yan si Kapitan Boom, no? So, eto, tinatawag ko siya live on air! So, Kapitan Boom! Kapitan Boom? Yes, kung nakikinig ka man, this is your friend, Melody. Pwede ba kitang ma-interview kahit saglit lang, konting-konti lang? Kapitan Boom, sige na, please. Naku, mga classmates, help niyo man ako invite si Kapitan Boom. O, sige na! Kapitan Boom! Boom! Nakasakit sa kanya eh. Kaya sa biglang nawala eh. Meron siyang iniiwasan. Pero ano? Teka lang. Narinig mo yun? Alin? Parang... Ayan, parang tulong sa kampana. Hindi. Hindi sa dahil sa kampana siya nag-react eh. Pero saan? Yun ang alamin ko. Anong simbahan ang malapit sa lugar na yun? Boss, St. Michael the Archangel Church. Masaya. Minsan, malungkot. Lalo na pag nagtatagumpay yung masasamang elemento. Okay, so, dumako naman tayo sa iyong love life. Ano, sobrang busy mo? May time ka pa ba dyan sa pag-ibig? Oo naman. Talaga? So, may girlfriend ka ba? Oo naman. Ano? May girlfriend ka? May girlfriend ka? Wala. Wala. Naghahanap pa lang ako. Ikaw? Baka may kilala ka. Meron na. Meron na akong nahanap. May kakilala ko. Dahil, ang cousin ko si Cheska ay single din. Di ba, cousin? Single ka? So, pwede kayo mag-date dalawa. Naku, wala ka pala eh. Dari ba lang pala si Kapitan Boom kay Cheska eh. Ano, Kapitan Boom? Naririnig ka ng buong campus, oh. Alam ka, ipahiya mo naman yung cousin ko. Isang date lang. Sige na.
okay. Okay? Ah, kita ko perfect na perfect. All right, all right yan. Ayan na, mamayang gabi sa bahay namin. Naku, invite ko na yung boyfriend ko para double date tayo. Ikaw, tapos, naku, may dalawa ng cousin ko. Ay, wait lang. I'm Lance, my loves. Oh, mamayang gabi ha, sa bahay. May double date tayo. Si my cousin Chess, at saka si Kapitan Boon, tapos tayong dalawa. Oh, pumunta ka ha, dahil papakilala kita sa mami ko. So, mga classmates, dito na nagtatapos ang ating programa. Bye-bye! Kayong dalawa magpinsan, ha? Puro kayong kalokohan. Amay mo lang lusot sa inyo sa Kapitan Bundo sa ginawa niyo, ha? Ay, naku, ma. Wala talagang lusot yun, no? Naku, na isang araw pa namin binu-brainstorming ni Cheska. Di ba, Cas? Tsaka, ano, hindi man luging-luwi si Kapitan Boom dito sa pinsan ko. Tingnan mo naman, ma. Sure, oh, naman. Ang dalawa, di ba? Ang ganda-ganda ng pinsan ko. Ang kailangan ko lang talagang gawin, eh, magpaka-cupid ako. Oo na, oo na. Pero basta itatandaan nyo, ha? When it comes to matters like that, you come to me. Dahil wala namang alam ng dalawa tungkol dyan sa pag-boyfriend. Hmm? Okay. Kids. Konte. Sige. On my way na. Cheska? Sorry. Kailangan kong umalis. Huh? Really? May trouble? Oo eh. Sige. Cheska, I'm sorry. Sorry po ah. Ay, dito na ako ulit sa bahay ni Melody. Tudorbel na ako, ah. Tatagalin ko lang ang earpiece. Galing talaga ng ideya mo, boy. Kudun! Eh, bakit? May kadadating lang ang report. May nagagalating sa mami niyo sa pier. Loading accomplished. Dadali ko na sa lab yung mga bagong parts para sa time machine. Siyempre naman, boss. Walang alam, alam itong mga kuloko niya tutukol sa kanila. Okay, boss. Oh, masyado naman kayong nagmamadali. Kaibigan, usap tayo. Huwag ka nang makialam kung ayaw mo masaktan. Hindi ka naman nanalo sa amin, Kapitan Boom. Pwede ba? Rainbow Gang. Huwag na natin patagalin to. May date pa ako eh. Ibabaan nyo na lang yung na-score nyo dyan sa track. Sorry, Kapitan Boom. Pero hindi lang kami Rainbow Gang ngayon. Dahil may mga bago kami members. Ako ang Blue Green. Father Blue. Nation Pink. At kami ang Rainbow Gang Rest. Wow! Bading na bading! Bading daw tayo, pare! Ako naman, Sonic Roar! Ano, Kapitan Boom?
Siya, pinagluto niya kayo ni Kapitan Boom. Tapos ikaw, wala ka man lang pasabi. Alam mo, mabuti pa nga si Kapitan Boom eh, pumunta doon. Kahit saglit lang siya. Kasi syempre, nagkaroon siya ng emergency. Pero ikaw, ano ba yung napakahalagang bagay na yun na ipinagpalit mo sa akin, ha? At wala ka man lang talagang pasabi. Alam mo, ganyan na ganyan din yung ginawa mo sa akin dati. Hindi mo ako sinipot. Kaya sino yung nakadate ko? Si Kapitan Boom. Melody, tungkol nga dyan. Anong tungkol dito? Ano?